Panda. I got broads in Atlanta. Just took me in the family. Credit cards and the scammers. Getting the licks in the band. Legacy. Okay, so ito yung isa sa mga ginawa natin. Pero third day pa lang nito eh. Hiniwalay ko na siya umpisa pa lang kasi nung ginamit yung spoon nito, hindi na talaga masyadong maganda. So, kung titingnan nyo yung result, second or third day pa lang, may green molds na siya sa taas. Ayun, no? So, alisin na agad natin to. At saka nakahiwalay naman talaga to dun sa incubation natin. Tinetest ko lang kasi, dalawa sila eh. Pansin nyo ito. Ito pa yung isa. So, pinagkaiba nila, ito is covered. So, mostly, nasa dark to palagi. Ang in-experiment ko kasi, sino ba ang mas mabilis o kung saan mas mabilis gagapang yung may silya. Kung sa ganito ba or yung dito talaga naka-enclose siya sa madilim. So, since meron na siyang contamination, tatapon na natin sila. Okay? So, yun lang. Bye-bye! Okay guys, so ito yung isa sa mga spawn natin na inisip natin na may contamination. Tsaka mukhang may contamination nga kahit dito sa gilid. Oh. May green molds na siya. Ito yung una natin nakita dito sa part na to. Pero ayan, no, may green mold siya dito. So sa palagay ko, itong mga ganitong klaseng corn, yan, mga crack corn, na hindi natin naihiwalay. Although na-sterilize natin sila, is nag-cause pa rin ng nag-cause pa rin ng contamination. So siguro kaya hindi sila masyadong gumagamit ng crack corn dahil masyadong prone nga talaga sa contamination. Ayan. So apat yung ginawa natin ganito, nakahiwalay na agad yung dalawa. Meron tayong 50% rate ng success. Tingnan natin kung ano mangyari ito so far. Pero hiniwalay na natin sila for monitoring. Okay? Yun lang guys. Salamat. Bye-bye. Okay. Nandito naman tayo dun sa mga contaminated ano natin na incubation o kaya mga spawns. Ito experiment ko lang to eh. Kaso kasi medyo contaminated na yung spawn nung nilagay ko dito. Kaya, ayan, nag-manifest na siya na contaminated talaga. So, ito yung bagong dagdag dito sa lugar na to. Kasi yan, no. Ngayon ko lang napansin na lumabas yan. Mga green molds. Ito naman, yung mga naunang batch. Ayan, no, may green molds dyan. May green molds. Ayan, naglabas na yung mga green molds dyan. So, isang possible cause nyan, kasi ang pagkaka-steam ko lang nito, or, tama, nung in-steam ko siya sa pressure cooker, 1 hour, 10 minutes lang, hindi ko siya 1.5. So, yan, ito, puting-puti naman siya, pero ang problema kasi, yan, may mga part kasi na, yan, nag-green na siya, yan, syempre, sign of contamination na yan. So, possible, gumawa ulit tayo ng panibago. Crack cord na kasi meron dito sa lugar ko. So, yan. Malamang yun ulit ang gagamitin ko. Bibili ulit tayo. Okay? So, yun lang muna. Ano lang to, mga contaminated pero inoobserve pa rin natin. Pero nakaseparate na sila, nakahiwalay na sila sa primary incubation area natin. Okay? Yun lang. Bye-bye. So, update lang sa ating mga contaminated bugs ay ano, fruiting bugs. Ayan. Hindi ko sure kung natalo na nila yung green molds, pero may green molds sa taas eh. Ayan. Ito hindi pa natin in-open kasi gusto natin dark lang lagi siya. Magkasabay sila ng batch nito. Pero possible contaminated na rin to. So, ito pa ito yung recent na contaminated natin. Kapansin nyo, ayun, no, puti, oh. Hindi ko sure kung natalo niya yung mga molds dito kasi kinain niya, oh. Yan, oh.
Sobrang puti. Nauna pa siya dun sa una. Ikakaan natin. Subukan natin i-crack. Yan. Kasi crack pa naman yan. Yan. Tingnan natin kung mabubuhay pa rin siya. Ayun yung sinabi ko sa inyo yung mga green mold. So, tingnan natin kung matalo niya yan. Kasi ito pa yung mga previous na contaminated natin. Ayun sa gilid. Yan. Mga contaminated. Natin kung anong mangyari. Tapos ito. Ayan, ito sobrang itim na oh. Kitang-kita niyo yung green molds. Pero yun nga, hindi natin siya bubuksan na. Diyan lang siya, hayaan lang natin siya diyan. Okay? So yun lang. Kahit contaminated siya, baka may matutunan pa tayo dito eh. Okay? Sige, and bye-bye. Ayun, nasira oh. Ayun oh. Black molds na yata ito. So, possible siguro yung sterilization process natin, i-improve natin pag gumawa na tayo ng F1. Okay? So, bye-bye na talaga. Alright, dito naman tayo sa mga contaminated natin. Ayun oh, parang nadalo na yung contamination or green molds. Pero hindi talaga natin sure kung gano'ng nangyari. Pero mapansin nyo, ang bilis ng pagkakaputi nito. Yan, may moisture. Pero compare dun sa nandun sa loob. Bilis oh. Puti na siya oh. Ah, palagi ko dahil sa ano. Hindi ko sure kung nakakatagos ang hangin dito sa tissue. Pero yun nga, mas maraming hangin sa loob. Pero ito, talagang dedo na to. Ano, itim na niya. Yan. Ito kasi, konti yung hangin sa loob. Hindi siguro siya masyadong makagalaw yung amag. Kaya natatagalan. Pwede, pwede. So, yung mga susunod natin gagawing mga spawns, ganito na yung setup siguro. Yan. So, bibili lang ako ng mga tibay-tibay na goma. Ayun lang. Yun lang update natin. Tingnan nga natin to. Hindi ko pa to na-open eh. Wait lang ha. Yan. So, ganun din, contaminated din, eh, no? Kita nyo sa taas. Oh. Pero tingnan natin kasi no, mas maaga sa kanila mag-colonize nito. Ito kasi walang cover sa gilid. Ayun, yun lang and bye-bye. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.